sabi ko nga eh, minsan hindi naman dahil sa wala kang choice. Kaya lang, alam mo sa sarili mo na kailangan mong gawin. Okay, time check tayo. 12:03 na. Pahingin muna tayong konti. So last booking na yun, so garahe na tayo diretso. Yan 12 lang talaga sagad natin. So hindi na talaga ako lumalagpas doon. So ginagawa ko kapag hindi pa ako nakakabiyahe ng 8 PM, hindi na talaga ako babiyahe niyan. Pag hindi pa ako nakalabas, hindi na talaga ako babiyahe niyan. Kasi ang tendency niyan, pagka 8 o'clock na ako bumiyahe, so mabibitin ako sa biyahe niyan. So malamang abutin talaga ako ng madaling araw. Kaya hanggat maaari, hindi na ako lumalabas. Pag inabot na ako ng 8 PM na hindi pa nakakaalis. Kasi hanggang 12 lang talaga ang target ko. So pahinga na. Ngayon, alas 12 na. Pahinga muna tayong konti bago tayo kumekta sa back to base natin. Alam nyo may nung una, nung di pa ako nag-biyahe dito, nakakita ko ng mga, yan yung mga MC taxi. Diba? Parang pag nakikita mo pag biyahe sila kahit gabi, parang ayos lang. At least diba, sabi mo, mas okay nga yan eh. Kasi gabi, walang init, nakakalabang init, mas sarap yung biyahe. Marami sa totoo lang, nung nag-biyahe na ako, kasi madalas talaga gabi biyahe ko eh. Kasi bumabiyahe ako after pa ng morning duty ko. Pero oo nga, walang init, di ba? Safe ka sa init kapag bumabiyahe ka ng gabi. Hindi ka tulad niya pag umaga, kapag ka mainit, taga naman, di ba? Sabi ka mo na parang bumaba yung araw. Hindi ka tulad niya pag kagabi, malamig. Wala ka yung hindi init. Maganda rin naman ang biyahe, kahit gabi. Pero kung ako papipiliin, parang okay pa rin ang umaga. Kahit sabihin mong mainit yan, oh, mainit talaga. Mainit ang kalaban mo. Pero pag bumabiyahe ka kasi ng gabi, men, maraming ang kalaban sa totoo lang. Diba? Siguro alam naman ang mga kapatid dating MC Taxi yan. Hindi lang si Movit, so marami pang MC Taxi dyan. Alam mo bakit kapag gagabi? Una-una yung daan, hindi mo masyadong kita, malubak, lalo na kapag minsan maulan, madilim, hindi makabisado yung lugar. Dahil minsan makakapasok ka sa mga lugar na, diba, medyo alakanin. Bandi pong paglalabas ka na, nakakabakaba ka na. So marami ring ano talaga. Walang init sa gabi, walang init, syempre gabi. Pero yung risk, siyempre, kapag nanumotor ka, mas mataas talaga ang risk, di ba? Sa mga aksidente. So, lalo na kapag kagabi, gawa mas risky talaga kasi ang safe ka lang sa init eh. Pero kapag bumabiyahe ka ng gabi, mas marami kang risk na, di ba? Maano sa kalsada. Mapupunta ka sa mga hindi safe na lugar. Okay lang siguro kapag umaga, kahit alam mong medyo langani yung lugar, at least sumaga, di ba? Maraming tao, hindi ka tulad kapag ganito. Pag mga ganitong late, medyo late na oras na napasok ka sa mga lugar na alangani na hindi mo pakabisado, syempre, iba na yun. Lalo na nagkalat ang bakterya sa mundo, di ba? Mahirap, makachempo ka. Mamaya, maisakay mo pa, di ba? Safe ka lang talaga sa gabi, init. Yun lang din talaga ang masarap sa kapag gagabi. Kasi wala kang hindi init. Pero kung ako papipiliin siguro, diba, kumbaga, kasi walang choice ako. Ako wala kasi talagang choice. Eh. Kasi gabi lang talaga ako pwedeng bumiyahe dahil may pasok naman ako sa umaga. Pero kung may choice siguro, tingin ko mas okay na sa akin yung mainit eh. Diba? Sige pa paano, medyo safe ka talaga. Hindi ganun ka-risky. Although risky naman talaga mag-motor, nandun na tayo eh. Talagang mas risky ako para sa mga naka-four wheels, diba? Bagay, medyo mas ano pa rin talaga sa umaga dahil syempre kita mo yung paligid mo, maraming tao, so hindi ka tulad kapag kagabi, medyo alanganin talaga. Believe din ako sa mga talagang yung masisipag gumiyahe ng gabi, diba? Hindi yung iba, kaya hanggang madaling araw, hindi nga lang sa mga motor eh, diba? Hindi lang sa mga MC taxi, dyan yung mga taxi,
mga grab car, di ba, yung mga biyahe ng gabi. So, marami talagang risk, kaya lang eh, minsan ganun talaga eh. Di naman sa walang choice, di ba, sabihin ng iba, baka sabihin na sinang iba eh. Marami ka naman pwedeng piliin pasukan eh. Pwede ka naman magtrabaho sa umaga na lang. Pero kasi minsan, madali lang sabihin eh. Ako katulad ko, di ba? Trabaho ko sa umaga, pero gusto ko ng ano eh. Gusto mo ng extra income eh. Pero alam mo naman yung risk ng pinapasok mo, eh, ganun talaga, mag-iingat ka na lang. Kung minsan kahit anong iingat mo nga eh. Sabi ko nga eh, minsan hindi naman dahil sa wala kang choice. Kaya lang, alam mo sa sarili mo na kailangan mong gawin. Matulad yan, diba? Yung mga grab food, gabi-gabi na, bumabiyahe ka. Tapos minsan, masama panahon, di ba? Umuulan, gabi, bumabiyahe ka. So dagdag, mas mahirap talaga. Ibang iba talaga ang kung may choice. Pero okay din ang biyahe sa gabi. Malakas din naman ang biyahe. Medyo mas risky lang talaga. Yun lang talaga ang kalaban mo ron. Compared sa umaga. Umaga, init lang. Malamalaming tubig, pahinga ka konti, okay ka na. So ganun lang talaga. Iingat na lang talaga. Umaga, nag-iingat ka naman. Doble, iingat talaga. Kung meron doble, doble muna talaga yung iingat mo din. Ganda, minsan kahit anong ingat mo, yung mga ibang kasabay mo sa kalsada. Okay, malaki yung maliit yung kita mo, okay na yun. At least, mas okay na yung meron, kaysa wala. Medyo gutom na rin ako eh. Kaya saludo, saludo talaga sa mga bumabiyahe ng gabi. MC Taxi, sa mga food, mga taxi, grab car, oh, kasi usually yan yung mga mapupunta ka sa mga ano eh, mga lugar na mga lalo na kami mga MC Taxi, di ba, kasi maliliit kami hanggang Espinita mapapasok namin. Kaya ko ilang beses ko naranasan na, di ba, gabi-gabi na mapapasok sa mga Espinita na pagdilim-dilim. Alam, ganun talaga, mangihinga na lang talaga ng guidance sa taas eh. So, sige na, okay. Pinapot pahinga na yung balakang. Back to base na tayo. Makakain na rin. Nagugutom na rin ako. 12 o'clock na. Okay, alright.